Marshall P., Kabanata 1177. Bakit siya namatay ng ganito? Ang Hundred Mountains picture ay isang mahusay na artifact para sa one-on-one na labanan, ngunit ito ay angkop din para sa mga pag-atake ng grupo. Ang walong malalaking multo sa bundok ay mukhang ilusyon at ethereal, ngunit bawat isa sa kanila ay may bigat ng isang bundok. Hindi na nila kailangang magbigay ng anumang uri ng panggigipit, sapat na ang katotohanang nabagsakan sila. Matapos mabaliw na ibuhos ni Yang Kai ang kanyang Saint Chi sa kanila, nagsimulang maglabas ng mahinang demonic flame aura ang mga multo sa bundok. Sa loob ng ilang sandali, ang buong lambak ng bundok ay nayanig ng mga multo ng bundok at ang mga apoy na espiritong hayop ay sumugod sa malalaking grupo bago naglaho ng pulutong. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Yang Kai ang Hundred Mountains picture at biglang nalaman na ang artifact na ito ay lubos na kapakipakinabang. Sa pinakakaunti, ito ay mas mabilis kaysa sa paggamit ng kanyang Profound Heavenly Sword at Heaven Punishing Spear para patayin ang Fire Spirit Beasts. Kaagad, inalis niya ang kanyang Demonic Flame Sword at tumutok sa pagpapakawalan ng kapangyarihan ng Hundred Mountains picture. Hong hong hong. Umalangaw-ngaw ang marahas na pagsabog mula sa lambak ng bundok na nakabingi sa pandinig ng lahat. Kasabay nito, sa direksyong pinanggalingan ni Yang Kai, isang grupo ng tatlong tao ang lumitaw sa pasukan ng lambak ng bundok. Dalawa sa tatlo ay Third Order Saint Kings habang ang isa ay First Order Saint King. Mula sa paraan ng paglalakad nilang tatlo, kitang-kita ng dalawang Third Order Saint Kings na pinagsuot ang First Order Cultivator sa gitna, na tila pinoprotektahan siya. Nang dumating ang grupong ito sa harap ng lambak ng bundok, biglang huminto ang cultivator na naglalakad sa harapan, bakas sa mukha niya ang pagtataka habang may kain na hinala siyang nakatingin sa lambak ng bundok. Dahil hindi siya kumikibo, natural na tumigil din ang dalawang taong nasa likod niya. Ang cultivator sa likod ay nanatiling mapagmatsyag, ngunit ang maikling binata na nasa pagitan nila ay tila walang pakialam. Paminsan-minsan, lumilingon-lingon siya, na parabang hindi siya nandito para makipagsapalaran sa Liuyan Desert kundi para maglaro. Matapos imbestigahan ang lambak ng bundok para sa oras na kakailanganin upang magtimpla ng isang tasa ng tsaa, silang tatlo ay hindi nagpakita ng anumang intensyon na sumulong. Hindi napigilan ng pandak na binata na hikayatin ang nasa harapan niya. Exiyong, anong tinitingin-tingin mo? Bilisan mo at kumilos ka. Narinig ito ng cultivator na tinatawag na Exiyong at bumalik sa binata. Young Master, sandali, parang may mali sa lambak ng bundok na ito. Pagkasabi nito, sinenyasan niya ang Third Order Saint King Cultivator sa likod ng grupo. Matapos humakbang ang cultivator na ito, nagsimulang mag-imbestiga ang dalawa, paminsan-minsan ay nagbubulungan sa isa't isa. Nang makita ng binata ang seryosong pagmumukha ng mga ito, malamig siyang umuso sa kawalan ng kasiyahan. Hindi ka ba nanggugulo sa wala? Sa daan, wala pa tayong nahaharap na panganib. Hindi ba't ang mga Fire Spirit Beast na iyon? Na madaling napatay ng Young Master na ito. Sa aking palagay, ang Liuyan Desert na ito ay hindi tumutugma sa pangalan nito. Ang mga chismis tungkol sa kung gaano ito mapanganib ay malinaw na mga alingaw-ngaw lamang upang takutin ang mga hindi nakakaalam tungkol dito. Sa kasamaang palad, hindi nila matatakot ang Young Master na ito. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Exi Hongwen, na may sama ng loob kay Yang Kai noon. Ang iba pang dalawang Third Order Saint King Cultivator ay natural na ang cultivator na ipinadala ng Exi family upang protektahan siya. Partikular na sinabi ni Chen tong kay Yang Kai noon na ang dalawang cultivator na ito ay hindi mula sa Shadow Moon Hall. Matapos pakinggan ang mga salita ni Exi Hongwen, si Exi Yong at ang isa pang cultivator ay nagpalitan ng tingin at palihim na umiling. Alam din nila na sanay na si Exi Hongwen sa maginhawang buhay at hindi naiintindihan ang mga panganib sa labas ng mundo. Kasabay ng katotohanang wala silang anumang panganib nitong mga nakaraang araw, minaliit ni Exi Hongwen ang lugar na ito. Bagamat hindi pa sila nakapasok noon sa Liuyan Desert, dahil isa ito sa tatlong Great Restricted Zone ng Shadowed Star, tiyak na may kakaiba dito. Kung ibang tao lang ang nagsabi nito, hindi na sila pinansin ng dalawa at minamaliit ang panganib ng lugar na ito. Kung sila ay pabaya, sila ay namatay, ngunit sa huli, sila ay nakabalikat sa mabigat na responsibilidad na protektahan si Exi Hongwen. Kung namatay si Exi Hongwen dahil sa kapabayaan, wala silang magandang wakas kapag bumalik sila sa Exi family. Naramdaman ng isa pang square-faced cultivator na kailangang magpaliwanag kay Exi Hongwen, kaya pagkatapos mag-isip tungkol dito, same time niyang sinabi. Young Master, ito ang pinakalabas na lugar ng Liuyan Desert, at maswerte tayo noon. Ang mga Fire Spirit Beast na nakatagpo namin ay 5th Order o 6th Order lang. Sa lakas ng Young Master, natural na isang piraso ng cake ang pagpatay sa kanila. Nang marinig ang pambobolang ito, ang naiinip na tingin ni Exi Hongwen sa wakas ay nabawasan ng husto at nagmukha siyang mayabang, na parabang siya ang nag-iisang pinuno ng mundong ito. Mabilis na binago ng cultivator ang paksa at sinabi, "Ngunit Young Master, hindi mo dapat basta-basta ang lugar na ito."
Bilang karagdagan sa 5th order o 6th order fire spirit beasts na nakatagpo namin, mayroon ding 7th order, 8th order. Nang marinig ito ni Exi Hongwen, pinaikit niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang square-faced cultivator, nanunuya. Exi yun, masyado mong minamaliit ang young master na ito. Ang young master na ito ay may maraming artifact sa kanya at ang kanyang divine technique ay Katanji Tangi. Kalimutan ang tungkol sa 7th order o 8th order, kahit na may dumating na 9th order fire spirit beast, anong pinsala ang ay dudulot nito? Madali pa rin itong mapapatay ng young master na ito. Natakot ang young master na ito na hindi niya makaharap. Isang high-grade fire spirit beast. Kung makakahanap ka ng iilan para sa young master na ito, papatayin sila ng young master na ito para makita mo. Hindi na siya makapaghintay na patunayan ang sarili. Si Exi Yong at Exi Yun ay nanatiling kalmado sa panlabas, ngunit sa kanilang mga puso, sinisiraan nila si Exi Hongwen hanggang sa mamatay. Matagal na nilang narinig na si Exi Hongwen ay isang tulala, ngunit ngayon lang nila napagtanto na ang mga chismis sa labas ay simpleng minamaliit ang katangahan ng young master na ito. Isa lang siyang walang kwentang First Order Saint King, lalo pa ang 9th Order Fire Spirit Beast, kahit na ang 7th Order o 8th Order ay madaling mapatay. Ang nakakatuwa ay naglakas loob siyang magyabang ng walang kahihiyan. Walang paraan upang makatuwiran sa isang tanga, kaya sina Exi Yun at Exi Yong ay mataktikang sumang-ayon ng ilang beses, na labis na ikinatuwa ni Exi Hongwen. Hindi na niya pinanagutan ang mga ito sa pananatili rito at paulit-ulit na tumanggo. Makatiyak ka, hanggat makakaganti ang iyong master na ito sa pagkakataong ito, sa pagbabalik ko, tiyak na ipasulat ko ang aking ama sa Patriarch. Doon. Hindi magkukulang sa mga benepisyo para sa iyo. Nagliwanag ang mga mata ni na Exi Yun at Exi Yong habang tumatango sila. Ang dahilan kung bakit nila tinanggap ang gawain ito ay dahil ang ama ni Exi Hongwen, si Exi Lee, ay nangako sa kanila ng malaking gantimpala na 300,000 Saint Crystal bawat isa pagkatapos nilang makumplito ang gawain ito. Kung hindi, bakit nila sasamahan si Exi Hongwen sa Liyuan Sandfield? Bukod dito, anuman ang nakuha nila mula sa Liyuan Sandfield, hindi sila hihilingin ng pamilya na ibigay. Anuman ang kanilang nakuha ay magiging kanila. Ilang buwan na ang nakalipas, nang maihatid ang gawain ito sa Exi Family, hindi mabilang na mga miyembro ng Exi Family ang kumulo at tumugon sa tawag ng Exi Family Patriarch. Sa huli, sina Exi Yong at Exi Yun ang nanalo sa gawain ito na may ganap na kalamangan. Alam din nila kung sino ang gustong ipagiganti ni Exi Hongwen, isang First Order Saint King Cultivator na nagngangalang Yang Kai. Ayon kay Exi Hongwen, si Yang Kai ay ignorante, mayabang, mapagmataas, at malabag. Kahit siya ay hindi niya kayang talunin at umaasa lamang sa kapangyarihan ni Elder Chen tung para ay bully ang mahihina. Si Exi Yong at Exi Yun ay tiyak na hindi naniniwala dito. Walang Saint King sa mundong ito na hindi kayang talunin si Exi Hongwen. Kahit na ito ay isang cultivator na kakapasok lang sa Saint King Realm, magiging madali para sa kanila na manalo laban sa basura tulad ni Exi Hongwen. Sa huli, nalaman nilang dalawa ang katotohanan kay Exi Lee. Bagamat mababa ang kultibasyon ng binata na pinangalan ng Yang Kai, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay pambihira. Nagawa niyang pumatay ng isang Third Order Saint King Cultivator, isang tinatawag na Genius Cultivator. Siya ay isang piling tao na maaaring lumaban sa itaas ng kanyang sariling kaharian. Gayunpaman, sina Exi Yong at Exi Yun ay mga elite din ng Exi Family, kaya lubos silang nagtitiwala sa pagpatay sa isang cultivator tulad ni Yang Kai. Sa tingin mo ba hindi ito tinahak ng basurahan? Biglang nagtanong si Exi Hongwen. Paanong ilang araw na natin siyang hinahabol at hindi pa rin nakikita? Baka mali ang direksyon natin. Tumisi si Exi Yong at buong pagmamalaking sinabi. Young Master, makatitiyak kang tinatahak niya ang landas na ito. Walang nakatakas sa aking pagtugis. Ito ay tiyak na dahil si Exi Yong ay mahusay sa pagsubaybay at nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan sa pakikipaglaban kaya siya ay namumukod tangi sa iba pang mga miyembro ng pamilya Exi at matagumpay na gampanan ang gawaing ito. Matapos matukoy ang locus yung pinasok ni Yang Kai, nagtipon silang tatlo sa pamamagitan ng artifact ng komunikasyon at hinabol si Yang Kai. Kung ganoon, bakit hindi natin siya nahanap? Nagtatakang tanong ni Exi Hongwen. Dahil pumasok siya sa lambak ng bundok na ito. Itinuro ni Exi Yong ang harapan. Lumiwanag ang mukha ni Exi Hongwen. Talaga? Oo, kung ganoon ano pa ang hinihintay natin? Bilisan mo at abutin mo siya at patayin mo siya para sa akin. Naging mabangis ang ekspresyon ni Exi Hongwen nang bigla siyang umiling. Hindi, tigilan mo muna siya, gusto siyang pahirapan ang young master na ito. Masyadong madali para sa kanya ang direktang pagpatay sa kanya, gusto kong matikman niya ang lahat ng pagpapahirap. Sa mundong ito, young master, natatakot ako na hindi na kailangan iyon. Sabi ni Exi Yong na may kakaibang ekspresyon. Anong ibig mong sabihin? Sinaman siya ng tingin ni Exi Hongwen. Bahagyang ngumiti si Exi Yong.
Kapag nakapasok na siya sa lambak ng bundok na ito, siguradong patay na siya. Hindi na natin siya kailangang habulin, siguradong hindi na siya makakaalis sa lambak ng bundok na ito ng buhay. Natatakot ako na patay na siya. Bakit? Paano mo nalaman? Lalong naguguluhan ngayon si Exi Hongwen. Tumiti si Exi Yun at nagpaliwanag. Bago pumunta rito, binigyan kami ng Patriarch ng ilang impormasyon tungkol sa Liuyan Desert, isa na rito ang tungkol sa mountain valley na ito. Tila noong nagbukas ang Liuyan Desert noong huling pagkakataon, isang senior ng aming Exi family. Tinahak din ang landas na ito, ngunit wala pang isang oras matapos makapasok sa lambak ng bundok, bigla niyang natagpuan ang hindi mabilang na mga apoy na espiritong hayop na nagtitipon sa lambak, nakapalibot sa isang grupo ng mga tao at pinapatay sila. Ang grupong ito ng mga tao ay binubuo ng mga piling cultivator mula sa iba't ibang mahusay puwersa, at mahigit 30 sila. Noong panahong iyon, mahigpit ang labanan at ayaw makisali ng aming Exi family senior, kaya tahimik siyang umalis sa lambak ng bundok. Nang maglaon, nang umalis siya sa Liuyan Desert at nagtanong tungkol sa sitwasyon, nalaman niya na sa mahigit 30 cultivator na nakulong sa lambak ng bundok, walang nakaligtas, at hindi man lang sila nakarating sa treasure area. Namatay silang lahat sa lambak ng bundok. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Exi Hongwen. Bagamat nagyayabang siya kanina, nang maisip niya ang hindi mabilang na fire spirit beasts na sumugod, hindi niya maiwasang mamatla. Oo, namatay sila sa lambak ng bundok, at ang tanging nakakaalam ng dahilan ng kanilang pagkamatay ay ang ating Exi family senior. Tungkol naman sa impormasyon tungkol sa mountain valley na ito, maliban sa ating Exi family, walang ibang dapat makaalam. Dati ang pinasok ito ni Kai, natural na imposible na mabuhay siya. Ngayon lang, dahil may mga pagdududa ako, tumigil ako, ngunit pagkatapos maingat na kumpirmahin kay Exi Yong, nalaman namin na ang terrain dito ay eksaktong kapareho ng impormasyong iniwan ng aming Exi family senior. Ibig sabihin, 400 taon na ang nakalilipas, ang aming Exi family senior ay pumasok sa lambak ng bundok na ito. Nang marinig ito ni Exi Hongwen, mariin niyang ipinalakpak ang kanyang mga kamay at bamantong hininga. Sayang, paano siya mamamatay ng ganito? Gusto siyang mahuli ng Young Master na ito. Napabuntong hininga siya dahil hindi niya kayang patayin si Yang Kai gamit ang sarili niyang mga kamay. Marshall Peak, Kabanata 1178. Buhay at maayos. Sa sandaling matapos magsalita si Exi Hongwen, silang tatlo ay biglang nakarinig ng dumadagandong na tunog mula sa loob ng lambak. Ang pinanggalingan ng tunog ay napakalayo, ngunit malinaw pa rin itong umabot sa kanilang mga tainga, at sa bawat tunog, ang lupa ay tila bahagyang nanginginig. Nagkatinginan sina Exi Yun at Exi Yong, bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Bagamat hindi nila nakita ang nangyayari sa kanilang sariling mga mata, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nagpakita na mayroong isang nakagigimbal na labanan na nagaganap sa kailaliman ng lambak. May naisip si Exi Hongwen, at pagkatapos matigilan saglit, napasigaw siya sa tuwa. Ito ba ay sanhi ng basurang iyon? Kumunat ang noo ni Exi Yong at nag-alinlangan. Dapat, kung tutuusin, siya lang ang tumahak sa landas na ito, at natatakot ako na napapalibutan na siya ng mga fire spirit beasts. Mabuti, 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 haha, tinutulungan ng heavens itong Young Master. Tawa ng tawa si Exi Hongwen, winawagayway ang kanyang kamay at sinabi. Halika, pumasok tayo at tingnan, gustong makita ng Young Master na iyon ang bastard na mamatay ng walang libingan gamit ang kanyang sariling mga mata, kung hindi, hindi ko madadala itong nakahiga. Young Master. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni na Exi Yong at Exi Yun, dali-dali siyang pinigilan ng una. Ang lambak na ito ay talagang bawal na lugar sa Liuyan Desert, hindi ka makakalabas kahit pumasok ka. Dahil pupunta ang taong iyon. Para mamatay, bakit natin ito ipagsapalaran? Ayos lang kung may mangyari sa ating dalawa, ngunit ang maselang katawan ni Young Master ay mahalaga, paano kung may mangyari sa iyo? Alam ni Exi Yong na mahilig makinig si Exi Hongwen sa magagandang salita, at kung pilit niya itong pipigilan sa oras na ito, tiyak na mapupukaw nito ang kanyang pagkasuklam, kaya't maaari lamang niyang subukang hikayatin siya sa paikot-ikot na paraan. Oo nga, pagkatapos marinig ito ni Exi Hongwen, naramdaman niyang may katuturan ito, ngunit ang kanyang ekspresyon ay medyo hindi pa rin mapakali. Kung ikukumpara sa mga hindi nakikitang panganib na iyon, mas handa siyang makita kung paano namatay si Yang Kai. Matapos mabuhay ng napakaraming taon, walang sino man ang nangahas na ipahiya siya tulad ni Yang Kai, at mas imposible para sa isang tao na basta-basta kitilin ang kanyang buhay. Sa tuwing naiisip ito ni Exi Hongwen, hindi siya makatulog at makakain ng payapa, puno ng kalungkutan at sama ng loob. Ang matandang bastard na si Chen Tong ay hindi isang mabuting tao, malinaw na binubuli siya ng isang tagalabas, ngunit hindi lamang niya ito tinulungang mag-higanti, napakagalang din niya sa bastard na iyon. Maaga o huli, gagawin niyang bayaran si Chen Tong.
Ang pag-iisip ni Xi Hongwen ay iba sa mga ordinaryong tao. Noong nakaraang pagkakataon, iniligtas ni Chen Tong ang kanyang buhay mula kay Yang Kai. Hindi lang siya marunong magpasalamat, kundi kinasusuklaman din niya si Chen Tong. Sa pag-iisip nito, ang galit sa kanyang puso at ang pagnanais na makita ng kanyang sariling mga mata ang kalunos-lunos na pagkamatay ni Yang Kai ay hindi mapigilan. Naging matigas ang ekspresyon niya habang sinasabing, "Pumasok at nanunood sa malayo, okay lang ba?" Nagulat si Xi Yong at muli siyang ikayatin ng sabihin ni Xi Hongwen. Dahil ang isa sa mga seniors ng ating Xi family ay nakatakas ng hindi nasaktan, walang dahilan kung bakit hindi natin magawa. O wala kayong tiwala sa inyong dalawa. Kung ganoon nga, manatili ka rito, ang young master na ito ay pupunta ng mag-isa, ngunit hindi mo na kailangang kunin ang 300,000 Saint Crystal. Paano ito nangyari? Naging balisa sina Xi Yong at Xi Yun. Tinanggap nila ang tungkuling protektahan si Xi Hongwen dahil mismo sa 300,000 Saint Crystal at sa mga benepisyong makukuha nila mula sa disyerto ni Liu Yan. Kung hindi sila bibigyan ng 300,000 Saint Crystal, agad silang mawawalan ng higit sa kalahati ng kanilang mga kita. Sa loob ng ilang sandali, parehong nag-alinlangan sina Xi Yong at Xi Yun. Mas alam nila ang mga panganib ng lambak ng bundok na ito kaysa sa iba. Bago pumunta dito, malinaw na sinabi sa kanila ni Xi Li na talagang hindi sila makapasok sa lambak ng bundok na ito. Hindi nag-alala si Xi Li sa kanilang kaligtasan, ngunit sa halip ay hindi nila mapoprotektahan si Xi Hongwen. Kung may nangyari kay Xi Hongwen, hindi na sila mabubuhay. Ngunit ngayong napakalakas ng kahilingan ni Xi Hongwen, hindi sila makatanggi. Nang makitang nag-aalangan ang dalawa, napabuntong hininga si Xi Hongwen at sinabing, "Basta isama mo ako, mapapanood natin ang bastard na iyon na mamatay mula sa malayo. Pagkabalik natin, bibigyan kita ng personal ng ilang mga benepisyo. And, sa iyong mga pagkakakilanlan, dapat mong hindi ka kwalipikadong malaman ang Azure Palm ng Xi Family, tama. Alam ng young master na ito ang isa o dalawang bagay tungkol sa martial skill na ito." Nang marinig ang mga salitang Azure Palm, nag-alinlangan sandali sina Xi Yun at Xi Yong bago nagpalitan ng tingin, pareho nilang nakita ang liwanag sa mga mata ng isa't isa. Nagpatuloy si Xi Hongwen sa paghampas habang mainit ang plancha. "Makasiguro ka, kailangan lang nating manood sa malayo. Itong young master na ito ay ayaw mong patayin siya, kapag namatay siya, atres kami agad sa bundok." Lambak. Huminga ng malalim si Xi Yong bago bumaling kay Xi Yun at nagtanong. "Ano sa palagay mo?" Sumimangot si Xi Yun at walang magawang sinabi. "Ano pa ang magagawa natin? Kung hindi nila pinakinggan si Xi Hongwen, walang pakinabang. Kung makikinig sila sa kanya, bagamat kailangan nilang makipagsapalaran, mas malaki rin ang mga benepisyo. Bukod sa pagtanggap sa proposal ni Xi Hongwen, walang ibang paraan, maliban kung ayaw nila ng anumang benepisyo." Matapos magkasundo ang dalawa, seryosong sinabi ni Xi Yong. "Mabuti, young master, dadalhin ka namin doon, ngunit kailangan mong mangako na hindi ka kikilos ng padalos-dalos. Kung may mali, mabilis ka naming aalisin. Sana young master maaaring sumang-ayon dito." "Mabuti, sumasang-ayon ako, ang haba mo talaga, bilisan mo, kung huli na tayo, baka mamatay ang bastard na iyon." Naiinip na udyok ni Xi Hongwen. Ang dalawang Xi Family Cultivator ay walang pagpipilian kundi ang patuloy na protektahan si Xi Hongwen habang sila ay lumipat sa lambak ng bundok. Habang pasulong sila, palakas ng palakas ang pagyanig ng bundok. Sa simula, maingat pa rin si Xi Yong, dahan-dahang umuusad, ngunit hindi niya talaga kayang tiisin ang paghihimok ni Xi Hongwen. Kasabay ng katotohanang tila wala talagang panganib sa lambak ng bundok, hindi niya maiwasang mapabilis. Makalipas ang kalahating araw, nakita nilang tatlo ang nagninangas na pulang ilaw sa dikalayuan. Ang nagninangas na pulang ilaw na ito ay malinaw na naiiba sa kulay ng mga apoy ng Fluang Flame Sandfield, at sa katunayan, ang mga bahid ng pulang ilaw na ito ay nagsama-sama upang bumuo ng isang kahindak-hindak na bolang apoy sa isang malaking lugar. Nang tingnan niyang mabuti, napagtanto niyang hindi ito apoy. Ito ay malinaw na hindi mabilang na fire spirit beasts na nagtipon, at tila inaatake nila ang isang taong napapaligiran nila. Paminsan-minsan, ang malalaking multo sa bundok ay lilipad sa gitna ng fire spirit beasts at pagkatapos ay bumagsak, ang bawat pagbagsak ay nagiging sanhi ng marahas na pagyanig sa lupa. Natulala sina Xi Yong at Xi Yun. Bagamat matagal nang nag-isip ang dalawa mula sa impormasyong ibinigay ni Xi Li na maraming fire spirit beasts sa lambak ng bundok na ito, hanggang sa nakita nila ito ng kanilang mga mata ay napagtanto nila na ang katotohanan ay malayo sa kanilang imahinasyon. Hindi nakakagulat na mahigit 30 elite mula sa iba't ibang dakilang puwersa ang nalipol dito 400 taon na ang nakalilipas. Sa napakaraming fire spirit beasts, kahit na ang isang origin return ng realm master ay padalos-dalos na pumasok sa Liuyan Desert,
Malamang na hindi sila makakaligtas, hindi pabanggitin na ang St. Kings lang ang maaaring pumasok dito. Lalong hindi kinaya ang pagganap ni Exi Hongwen. Dati, ipinagmalaki niya ang kanyang lakas, ngunit ngayon, pagkatapos na makita ang hindi mabilang na Fire Spirit Beasts, hindi niya maiwasang manginig, ang kanyang mukha ay sobrang putla, hindi makagalaw. Tago. Mabilis na nag-react si Exi Yong, sinunggaban si Exi Hongwen at nagtago sa likod ng isang kalapit na burol na may ilang dosenang metro ang taas, sabay tawag ng isang napakagandang artifact. Ang artifact na ito ay naglabas ng isang hindi nakikitang kalasag na bumabalot sa kanilang tatlo, na naghihiwalay sa kanilang mga aura. Pag-akyat sa burol, ang tatlong pares ng mga mata ay maingat na sumulyap, lahat sila ay nabigla. Napakaraming Fire Spirit Beast, halos 10,000 sa kanila. Naisip ni na Exi Yong at Exi Yon na kung napapalibutan sila ng ganito, hindi hihigit sa isang tasa ng tsa ang halaga ng oras para mamatay sila. Ngunit ang cultivator na nagnangalang Yangkai ay napalibutan at talagang pinapatay silang lahat. Mula nang marinig nilang tatlo ang kaguluhan hanggang sa sumugod sila rito, mahigit kalahating araw na ang lumipas. Sa loob ng mahabang panahon, gaano karaming Saint Chi ang naubos niya para patuloy na gamitin ang hugis bundok na artifact na ito? Paano siya naka-recover? Ilang Fire Spirit Beast ang napatay niya? Sa ilalim ng presyon ng hugis bundok na artifact, isang malaking bilang ng mga Fire Spirit Beast ang nawala na lamang. Ang mas ikinagulat pa nila ay matapos silang tatlo na magtago sa likod ng burol ng 4 hanggang 6 na oras, nagpatuloy ang patayan ng walang anumang senyales ng paghina. Si Yangkai, na napapalibutan ng Fire Spirit Beasts, ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkahapo. Ang bilang ng mga Fire Spirit Beast na pinatay ni Yangkai ay tila hindi rin bumababa, na nagpapanatili ng kakaibang balanse. Ang ganitong uri ng kakaibang pagpatay ay tila nagpatuloy hanggang sa katapusan ng mundo. Bakit hindi pa siya patay? Naiinip na ungol ni Exi Hongwen. Nasulyapan niya ang taong napapaligiran ng Fire Spirit Beasts noon at nalaman niyang si Yangkai talaga iyon, ang kinaiinisan niya hanggang sa buto. Akala ni Exi Hongwen ay malapit nang mamatay ang taong ito, ngunit hanggang ngayon, buhay pa rin siya at sumisipa, nalabis na naguluhan kay Exi Hongwen. Nakakamangha siya. Taos pusong puri ni Exi Yong. Bagamat alam nila na si Yangkai ay isang elite, sa kanilang isipan, ang cultivation ni Yangkai ay hindi mataas, kaya kahit na siya ay isang elite, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay dapat na limitado. Ngunit ngayon, nalaman ni Exi Yong na lubos niyang minamaliit ang taong ito. Kung lalaban sila ng isa sa isa, walang tiwala si Exi Yong na kaya niyang manalo. Exi Yong, patayin mo siya para sa akin ngayon, hindi na makapaghintay ang Young Master na ito. Biglang sumigaw si Exi Hongwen. Parehong si Exi Yong at Exi Yon ay pinili ni Exi Lee para sa gawaing ito dahil sa kanilang natatanging kakayahan. Ang dating ay bihasa sa pagsubaybay, hanggat makakahanap siya ng ilang mga pahiwatig, hanggat hindi siya isang origin return ng Realm Master, karamihan sa mga tao ay hindi makakatakas sa kanyang pagsubaybay. Upang makahanap ng isang tao sa isang lugar tulad ng Lilian Desert, ang kanyang kakayahan ay kailangang kailangan. Gayunpaman, may isa pang kakayahan si Exi Yon, ang kakayahang pumatay sa isang suntok. Upang harapin ang isang piling tao tulad ni Yangkai, ang isang palihim na pag-atake ay walang alinlangan ang pinakamahusay na paraan upang harapin siya, at ito ang lakas ni Exi Yon, kaya siya rin ang napili. Matapos pakinggan ang mga salita ni Exi Hongwen, umiling si Exi Yon at sinabi sa mahinang boses. Young Master, hindi ko siya kayang patayin sa malayo, ngunit napakaraming Fire Spirit Beast ang nakapaligid sa taong ito, at ang Purple Shield behind him is also a defensive artifact. Hindi ko siya mapapatay sa ganitong sitwasyon. Kahit na umatake sila ngayon, sa karamihan, masasaktan lang nila si Yangkai. Kung hindi nila siya mapatay sa isang suntok, mas mabuting huwag na lang kumilos, baka ma-alerto nila ang kalaban. Bukod dito, natakot din si Exi Yon na kung abalahin nila ang Fire Spirit Beasts, mapapaligiran silang tatlo. Siya at si Exi Yong ay walang kapital para pumatay ng 10,000 Fire Spirit Beast. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ni Exi Hongwen. Nasa harap niya mismo ang kanyang kalaban, buhay at sumipa, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maghayganti. Inis na inis siya nito, at hindi na siya makapaghintay na sumugod at patayin si Yangkai ngayon. Marshall Peak, Kabanata 1179. Ang makinang panahi. Maghintay tayo, Young Master. Bahagyang ngumiti si Exi Yong. Matagal na siyang lumalaban, kahit na may paraan siya para makabawi, imposibleng mapunta siya sa kanyang peak. Kung mapapatay siya ng mga Fire Spirit Beast na iyon, iyon ang pinakamaganda, ngunit kung papatayin niya silang lahat, siguradong magiging palaso siya sa dulo ng paglipad nito. Sa oras na iyon, hindi pa huli ang lahat para hilingin kay Exi Yon na kumilos, marahil ay wala na siyang lakas para lumaban. Ngayon, Young Master, dapat kang huminahon at tamasahin ang kanyang pangit na huling pakikibaka, hindi ba perpekto iyon?
Oo, tama yan. Tuwang-tuwa si Exi Hongwen at mabilis na ibinaling niyang kay ang kanyang mga mata. Oo naman, tulad ng sinabi ni Exi Yong, gusto niyang tamasahin ang huling pakikibaka ni Yang Kai. Nagpalitan ng tingin sina Exi Yong at Exi Yun at nakita ang kawalan ng kakayahan at pangungutya sa mga mata ng isa't isa. Tanging isang tulala lang na tulad ni Exi Hongwen ang madaling malinlang ng mga ito, kung sino pa man ito, hindi ganoon kadaling lokohin sila. Tahimik na nakahiga silang tatlo sa pagtambang. Si Yang Kai, na napapalibutan ng Fire Spirit Beasts, ay nagsuot ng sobrang madilim na ekspresyon. Hindi niya napansin na siya ay sinusundan, at ang mga taong sumusunod sa kanya ay nakapasok na rin sa lambak ng bundok. Sa sandaling ito, sila ay nakahiga sa pagtambang sa paanan ng isang burol na hindi kalayuan sa kanya, naghihintay ng pagkakataong mag-atake. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang enerhiya ay nakatoon sa Fire Spirit Beasts, kaya wala na siyang oras na mag-alala tungkol sa anumang bagay. Matapos ang halos isang buong araw na pagpatay, wala pang 10 kilometro ang kanyang inabante. Kung gusto niyang umasa sa pagpatay para makaalis sa lambak ng bundok na ito, tinansya ni Yang Kai na aabutin ito nang hindi bababa sa kalahating buwan. Sa kalahating buwan, ang mga elit ng mga dakilang sekta at pamilya ay dumaan na sa flame area at papasok sa treasure area upang mangolekta ng spirit grasses at spirit medicines. Ano ang mga benepisyo kung siya ay nagmamadali? Alam din niyang walang kwenta ang pagkabalisa ngayon. Ang kakaiba ng lambak ng bundok na ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Ang fire spirit beasts ay walang katapusan, at kahit na hindi niya kayang patayin silang lahat, walang fire crystal stones sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, sa wakas ay napansin niya ang ilang mga depekto sa mga fire spirit beast na ito. Bagamat bumubuhos sila mula sa mga bitak sa lupa sa lahat ng direksyon, ang kanilang pinagmulan ay tila tahimik na nagkukumli sa parehong direksyon. Para bang ang direksyon na iyon ang pinagmulan ng walang katapusang fire spirit beasts. Ang divine sense ni Yang Kai ay kumalat sa direksyong iyon. Kung saan mang lugar, sa kanyang kahusayan sa Space Force, madali niyang mahahanap ang pinanggalingan, ngunit sa Liuyen Sandfield, ang kanyang divine sense ay lubhang napigilan, kaya kailangan niya ng maraming pagsisikap upang maghanap. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng kalahating araw ng pagsisiyasat at pagmamasid, sa wakas ay natukoy ni Yang Kai ang pinagmulan ng mga Fire Spirit Beast. Ito pala ay isang malaking bitak sa lupa. Gamit ang kanyang divine sense para mag-imbestiga, natuklasan ni Yang Kai na maraming Fire Snake ang lumabas mula sa fissure at mabilis na nakarating sa gilid ni Yang Kai bago naging Fire Spirit Beast at sunod-sunod na inatake siya. Nang matagpuan ang kanyang target at pinagmulan, hindi na nag-abala si Yang Kai na isali ang kanyang sarili sa mga Fire Spirit Beast na ito. Sa isang pag-iisip, ipinatawag niya pabalik ang walong multo sa bundok at marahas na binasag ang mga ito. Sa pamamagitan ng Purple Shield na nakabantay sa kanyang likod, ang mga kamay ni Yang Kai ay lumundag ng demonic flames at naging isang mahabang espada. Ang kanyang katawan ay nababalot ng sword light habang siya ay pilit na sumusulong. Ang Fire Spirit Beasts ay itinapon sa kanilang mga paa. Bagamat ang bigla ang pagpasok ni Yang Kai ay nagdulot ng maraming pinsala, napakaraming Fire Spirit Beasts. Mayroon pa rin ilang 6th Order at 7th Order Fire Spirit Beasts na sumugod sa kanyang tabi at pinunit ang kanyang damit. Nag-iwan pa ng mababaw na sugat ang ilang Fire Spirit Beasts sa kanyang katawan. Para sa ilang kadahilanan, nang makita nila si Yang Kai na talagang nagmamadali sa direksyong iyon, ang lahat ng Fire Spirit Beasts ay nagkagulo, na nagpapakita ng mas malupit na lakas kaysa dati. Ang 7th Order at 8th Order Fire Spirit Beasts ay desperadong hamarang sa landas ni Yang Kai, na pinipigilan siyang sumulong. Inipon ni Yang Kai ang lahat ng kanyang lakas. Sa walong multo ng bundok sa kanyang harapan at ang Purple Shield sa likod niya, nagawa niyang maiwasan ang anumang pag-aalala. Ang mahabang espada ng Demonic Flame sa kanyang kamay ay nagpadala ng isang serye ng nakakagulat na Black Sword Lights, na pinutol ang lahat ng Fire Spirit Beasts na hamarang sa kanyang daan na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Sa wakas, pagdating sa harap ng malaking bitak, nakita ni Yang Kai ang parehong eksenang nakita niya noon gamit ang kanyang divine sense. Mula sa isang lugar sa kailaliman ng fissure, lumipad ang apoy na puno ng world energy at naging fire spirit beast na humaharang sa kanyang dinadaanan. Ang pigurya ni Yang Kai ay kumikislap at nahulog sa bitak, kasama ang 10,000 fire spirit beast sa mainit na pagtugis. Ang eksenang ito ay nagulat kay Exi Hongwen at sa iba pa na lihim na nagmamasid mula sa isang kalapit na burol. Hindi nila alam kung bakit biglang tumalon si Yang Kai sa isang bitak sa lupa, ngunit ngayon ang buong lambak ng bundok ay tila napakatahimik. Ang dati ng siksikan ng mga Fire Spirit Beast ay naglaho na, ang naiwan na lamang ay ang mga dagandong ng mga apoy na espiritong hayop. Ano ang ginagawa niya? Kumunot ang noo ni Exi Hongwen. Hindi ko alam, pero dapat lumabas siya. Kung hindi, ibig sabihin patay na siya. Saglit na nag-isip si Exi yun bago itinuro ang isang burol na mas malapit sa bitak. Pupunta tayo roon at tambangan siya.
Kung hindi siya lalabas, kalimutan mo na ito, ngunit kung gagawin niya, maaari natin siyang patayin. Posisyon, kahit na siya ay isang origin return ng Realm Master, hindi niya maiiwasan ang aking nakamamatay na suntok. Mabuti. Nakita ni Exi Hong Wen si Exi Yun na nagkusa at walang dahilan para tumanggi, mabilis na tumanggo. Tahimik na lumipat ang tatlo sa isa pang burol para tambangan si Yang Kai. Sa ilalim ng malaking bitak, nahulog si Yang Kai ng 1,000 metro. Kitang-kita ang kanyang layunin, ang kailangan lang niyang gawin ay sundin ang direksyon ng apoy. Gusto niyang malaman kung anong uri ng misteryo ang nakatago sa lambak ng bundok na ito na nagbigay daan sa mga fire spirit beast na ipanganak ng walang fire crystal stones. Nagsayang na siya ng 1 buong araw dito at nakakonsumo ng malaking halaga ng senchi, kaya hindi ba sayang kung hindi siya mangingisda ng ilang mga benepisyo. Ano man ang uri ng misteryo na nagpahintulot sa mga fire spirit beast na maisilang, tiyak na bihira ito. Pagkatapos ng mahabang panahon na bumagsak, pinatay ang hindi mabilang na fire spirit beast sa daan, biglang nagningning ang mga mata ni Yang Kai. Napagtanto niya na sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon dahil may parang kuweba na lokasyon sa ibaba niya, at ang nagninangas na liwanag na parang isang espiritong ahas na maaaring mag-transform sa isang apoy na espiritong hayop ay nagmumula sa kuweba na ito. Bahagyang naapakan niya ang isang nakausling bato, tumalikod, at babarilan na sana ang kuweba. Sa sandaling iyon, isang abnormal na apoy ang biglang lumipad palabas ng yungib, isa na mas malakas at mas malupit kaysa alinman sa mga nauna. Ang apoy na ito ay kumikislap sa himpapawid at sa isang kisap mata, napalitan ng isang malapython na fire spirit beast. Ninth Order. Nagbago ang mukha ni Yang Kai nang mabigla siya nang matuklasan na ang fire spirit beast na ito ay talagang may pisikal na katawan, ganap na naiiba sa 7th Order o 8th Order na pag-iral na nakita niya noon. Para siyang higanteng sawa na may laman at dugo. Ang higanteng sawa ay nakapulupot sa isang bola, ikinabat ang sarili sa batong pader, at binuksan ang dagwang monito patungo kay Yang Kai, dumura ng pulang ilaw. Bago pa man makarating sa kanya ang pulang ilaw na ito, naramdaman ni Yang Kai ang hindi matiis na init at nagmamadaling itinaas ang kanyang senchi upang protektahan ang kanyang sarili. Kasabay nito, isang malakas na dagandong ng dragon ang umalangaw-ngaw at muling lumitaw ang higanteng itim na dragon. Ang Golden Dragon Tato sa katawan ni Yang Kai ay naglalaman ng aura ng isang sinaunang dragon, kaya paano maihahambing dito ang isang maliit na sawa? Sa itaas ng mga sawa ay mga dragon ng baha, at sa mga dragon sa itaas ay mga dragon. Nagkaroon ng gap ng 2 grado sa pagitan dalawa. Ang itim na dragon at ang Fire Spirit Python ay agad na nagsimulang maglaban. Ilang sandali, nagsimulang gumuho at bumagsak sa lupa ang mga bato sa bundok sa bitek. Sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong ito para sumikat sa kuweba, ngunit nang tumingin siya sa paligid, muling nagbago ang kanyang mukha. Sa kanyang harapan, 2 pa sa mga abnormal na apoy ang lumitaw, na tila nasa bingit ng pagbabago sa 9th Order Fire Spirit Beasts. Nagmura si Yang Kai sa kanyang puso. Ang kanyang higanteng itim na dragon ay maaaring makasagabal sa isa sa kanila, ngunit talagang walang paraan upang harapin ang tatlo ng sabay-sabay. Kung siya ay talagang gusot ng mga ito, tinantya ni Yang Kai na wala siyang magagawa kundi ang tumakas. Sa oras na iyon, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Hindi makakalipad sa mapahamak na lugar na ito, natakot si Yang Kai na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas sa ibabaw. Nang siya ay nakakaramdam ng pagkabalisa, si Yang Kai ay biglang nakakita ng isang malaking madilim na pulang bato. Sa sandaling ito, nanlalaki ang mga mata ni Yang Kai. Ang aura na ibinubuga ng madilim na pulang bato na ito ay malinaw na kapareho ng sa isang apoy na kristal na bato, ngunit ang isang ito ay mas dalisay at mas mayaman. Ang kalapati na kasing laki ng itlog ng Fire Crystal Stone na nakuha ni Yang Kai mula sa 8th Order Fire Spirit Beast noon ay hindi man lang may kumpara sa isang ito. Kung ikukumpara, ang Fire Crystal Stone na iyon ay basura lang. Ang madilim na pulang Fire Crystal Stone na ito ay kasing laki ng 1 gilingang bato at tahimik na nakahiga sa hindi kalayuan sa harap ni Yang Kai. Halos palipat-lipat, agad na sumugod si Yang Kai papunta sa Fire Crystal Stone, sinandok ito, at itinapon ito sa kanyang space ring bago umatras, gustong umalis sa kuweba bago magkaroon ng oras ang 2 apoy na mag-transform sa Ninth Order Fire Spirit Beasts. Gayunpaman, pagkatapos niyang sumugod palabas ng kuweba, biglang natuklasan ni Yang Kai na may mali. Ang 9th Order Fire Spirit Beasts na malapit ng lumitaw ay talagang nawala. Sa pag-iisip tungkol dito, itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumangala, tuwang-tuwa. Nawala na rin ang higanteng sawa na nakasalikop sa kanyang Black Dragon. Maging ang 10,000 Fire Spirit Beast na humabol sa kanya ay nawala. Biglang napagtanto ni Yang Kai kung ano ang nangyayari. Ang mga Fire Spirit Beast na ito ay malinaw na ipinanganak mula sa Fire Crystal Stone na kasing laki ng ulo, kaya kahit gaano pa karami ang napatay ni Yang Kai, hindi siya makakakuha ng kahit isang Fire Crystal Stone dahil ang kanilang pinagmulan ay nasa loob ng kuweba na ito.
Gayong itinapon na ni Yang Kai ang laki ng millstone na Fire Crystal Stone sa kanyang Space Ring, ang mga Fire Spirit Beast na ito na nabuo ay agad na naging walang ugat at hindi na maaaring umiral. Sa pag-unawa dito, hindi napigilan ni Yang Kai na tumawa ng malakas. Sulit ang pagkaantala sa araw nito. Ang malaking Fire Crystal Stone na ito lang ang naging sulit sa paglalakbay na ito. Kahit na wala siyang makuhang mabuti mamaya, hindi mahalaga. Higit pa rito, ilang araw na lang ang nakalipas mula nang buksan ang Liyuan Sandfield. Nagmamadali ang lahat sa loob, kaya sino ang makakasiguro na hindi siya makakakuha ng mas mahusay? Nasiyahan, iniligpit niya Yang Kai ang 100 Mountains picture at ang Black Dragon bago nakahinga ng maluwag. Ang labanang ito ay nakakonsumo ng maraming enerhiya ni Yang Kai, ngunit sa kabutihang palad, mayroon siyang malaking halaga ng Saint Chi na nakaimbak sa kanyang katawan, kaya ang pagkawalang ito ay isang bagay na kanyang kayang bayaran. Matapos maibalik ng bahagya ang kanyang pisikal na lakas at espiritual na enerhiya sa loob ng kuweba, ginamit ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at paa upang gumapang sa ibabaw. Marshall Peak, Kabanata 1180. Patagang paglaban. Hindi talaga kayang lumipad. Mahigit 1,000 metro ang lalim ng bitak na ito, kaya kahit na napakabilis ni Yang Kai, aabutin siya ng hindi bababa sa kalahating oras para makaalis. Buti na lang at may mga benepisyo siyang nakuha at medyo maganda ang mood niya kaya hindi niya ito pinansin. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay bumalik muli sa lupa si Yang Kai. Matapos tumayo ng matatag, nakahinga siya ng maluwag at kinuha ang kanyang Yuan Magnetic Compass mula sa kanyang Space Ring upang matukoy ang kanyang direksyon. Ngunit bago pa siya muling makakilos, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkaalarma sa kanyang puso at ang kanyang pangangatawan ay kusang humigpit habang ang isang hindi maisip na pakiramdam ng krisis ay bumaba sa kanya. Para siyang tinatamaan ng kamatayan. Nagmamadali, itinulak ni Yang Kai ang kanyang Saint Chi at umiwas sa gilid. Isang flash ng pulang ilaw ang bumaril mula sa isang tiyak na direksyon at tumama kay Yang Kai sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. Ang malaking puwersa ay nagpalipad kay Yang Kai, na nagdulot sa kanya ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng kakaibang pag-ataking ito, natuklasan ni Yang Kai na siya ay talagang nasugatan, at hindi basta-basta. Bago lumapag ang kanyang katawan, ang napakalaking divine sense ni Yang Kai ay kumalat at agad na nakalock sa pinagmulan ng sneak attack na ito. Sa isang sulyap, lumakas ang hangarin ni Yang Kai na pumatay. Ito pala ang idiot na si Xi Hongwen, at sa tabi niya ay ang dalawang Third Order Saint King Cultivator na nakita noon ni Yang Kai. Sila ang dalawang taong ipinadala ng pamilya Xi para protektahan siya. Ang isa sa kanila ay tila babagsak na sa sandaling ito at may hawak na isang artifact na hugis crossbow sa kanyang kamay. Ang artifact na ito ay naglabas ng kakaibang aura, na parabang hinihigop nito ang kanyang Saint Chi, na naging dahilan upang lalo siyang mapagod. Hindi lang iyan, malinaw din na nakita ni Yang Kai na ang cultivator na may hawak na hugis crossbow na artifact ay may malalim na pulang sugat sa kanyang kamay, kung saan ang dugo ay bumubuhos sa hugis crossbow na artifact. Ang artifact na hugis crossbow ay katulad din ng isang mabangis na hayop, na wala kaagad nang ibuhos ang dugo dito, na naging dahilan upang maging pula ito na parang dugo. Nang makita ito, ang isa pang cultivator ay mabilis na kumuha ng ilang mga tabletas mula sa kanyang space ring at pinasok ang mga ito sa bibig ng mahinang cultivator. Para naman kay Xi Hongwen, parang naisip niya na siya ay pinatay. Tuwang-tuwa siyang tumayo mula sa burol na pinagtataguan niya at tumingin sa mukha na puno ng pananabik at pag-asa. Tuwang-tuwa siya kaya sumayaw siya at nag-cheer ng malakas. Gayunpaman, nang makita niyang hindi nahulog sa lupa si Yang Kai, natigilan si Xi Hongwen. Hindi agad naghanap ng gulo si Yang Kai sa kanila. Si Xi Hongwen ay walang dapat ikatakot, at ang cultivator na gumamit ng kanyang crossbow artifact para maglunsad ng palihim na pag-atake sa kanya ay tila isang palaso sa dulo ng paglipad nito. Sa mga mata ni Yang Kai, sila ay patay na. Para sa natitirang Third Order Saint King, naniniwala si Yang Kai na sa kanyang kakayahan, ang pagpatay sa kanya ay isang piraso ng cake. Siya ay sabik na suriin ang kanyang mga sugat. Sa kanang bahagi ng kanyang dibdib, may maliit at pinong arrow na naglalabas ng malakas na aura. Ang araw na ito ay bumaon ng higit sa 3 pulgada sa kanyang katawan at tila nasugatan ang kanyang mga baga, na naging dahilan upang makaramdam si Yang Kai ng matinding kirot sa kanyang mga baga nang siya ay huminga. Si Yang Kai ay parehong nagulat at gamon. Laking gulat niya na ang kanyang kalaban ay may kakaibang artifact na maaaring maglunsad ng ganoong kalakas na pag-atake, ngunit nakahinga rin siya ng maluwag na naramdaman niya ang panganib ng maaga at naiwasan niyang matamaan ang kanyang vitals. Hindi na kailangang sabihin, ang palasong ito ay nakatutok sa kanyang puso, ngunit dahil bahagyang umindayog ang kanyang figure, sa halip ay tumama ito sa kanyang kanang dibdib, na nasugatan lamang ang kanyang mga baga. Ang makapangyarihang pangangatawan ni Yang Kai ay naging susi din para labanan ang suntok na ito. Kung hindi dahil sa lumapot ang kanyang pangangatawan, ang suntok na ito ay sapat na para tumagos sa buong katawan ni Yang Kai. Malungkot ang mukha ni Yang Kai at ang kanyang hangarin na pumatay ay hindi natukoy.
Iniunat niya ang kanyang kamay at hihilahin na sana ang araw na tumago sa kanyang kanang dibdib, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nawala ito ng walang bakas, nag-iwan lamang ng isang madugong butas kung saan nasugatan si Yang Kai, kung saan umagos ang ilang golden blood. Ang siglang nilalaman ng golden blood na ito ay mabilis na nagsimulang maghilom ng sugat. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang burol, sa kahakbang-hakbang na naglakad patungo dito. Bumagsak si Xi Hongwen sa lupa, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, at sumigaw sa nanginginig na boses. Salamat! Salamat! Kahit matagal na siyang nagpasalamat, hindi pa rin niya matawagan ang pangalan ng dalawang cultivator na nagpoprotekta sa kanya. Naisip ni Xi yun na nag-aalala siya sa sarili niyang kahinaan at atubiling ngumiti. Hindi kailangang mag-alala ni Young Master, magiging maayos ako pagkatapos ng isa o dalawang buwang pahinga. Ang paggamit ng artifact na ito ay may kabayaran. Dahil talaga sa pagkakaroon niya ng kakaibang artifact na ito kaya nagkaroon siya ng lubos na pagtitiwala sa pagpatay kay Yang Kai. Nang matapos siyang magsalita, tuluyang nalaglag ang crossbow artifact na nakakabit sa sugat sa kamay niya, hindi na damanak ang kanyang dugo. Nais ni Xi Hongwen na sampay ng malakas, iniisip. Paano mag-aalala ang Young Master na ito sa iyo? Kahit mamatay ka, ano ang kinalaman nito sa Young Master na ito? Ang kanyang puso ay balisa, at ang kanyang bibig ay talagang naging maliksi. She cried out in alarm. Darating na siya. Ano? Nagbago ang mga ekspresyon ni na Xi Yun at Xi Yong nang lumingon sila sa pinanggalingan ng boses na ito. Oo nga, nakita nila si Yang Kai na dahan-daw ang papalapit, ang kanyang daman at chi ay pumupuno sa langit at lupa. Bawat hakbang niya ay tila tinatapakan ang marupok na nerbiyos ng tatlo, dahilan para halos mapatalon sila sa takot. Imposible. Nanlaki ang mga mata ni Xi Yun nang lumitaw sa kanyang mukha ang hindi makapaniwalang hitsura. Hindi pa siya mabubuhay. Mas alam niya kaysa sinuman kung gaano kalakas ang pag-atake ng kanyang artifact. Higit pa rito, naunawaan niya ng husto ang oras ng kanyang pag-atake. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan kung paano nakaalis si Yang Kai mula sa bitak na iyon ng buhay, ang kanyang kalaban ay malinaw na lumalaban ng higit sa isang araw at ang kanyang Saint Chi ay pagod na pagod. Ang kanyang damit ay punit-punit at puno ng galos, kaya hindi nagatubili si Xi Hongwen na maglunsad ng pag-atake. Walang sino man sa ibaba ng Origin Return ng Realm ang makakalaban sa kakaibang suntok. Kahit na ang isa ay isang Origin Return ng Realm Master, kung hindi sila sapat na sanay sa paggamit ng kanilang Chi, mamamatay pa rin sila. Ang tanging bagay sa mundong ito na maaaring labanan ang gayong suntok ay ang Chi ng isang Origin Return ng Realm Master. Pero kahit hindi siya makapaniwala, nasa harapan niya ang mga katotohanan. Tunay na buhay pa si Yang Kai, at ang mga pinsalang natamo niya ay tila hindi gaanong mahalaga. Naging sanhi ito ng mahina na si Xi Yun na biglang nawalan ng lakas at bumagsak sa lupa. Anong uri ng pag-iral ang pinukaw ni Xi Hongwen, ang tanggang baboy na ito? Kahit na ang pamatay na suntok ni Xi Hongwen ay walang magawa sa kanya, ngunit gusto pa rin ni Xi Hongwen na maghiganti. Ang paghihiganti sa kanya ay isang bagay, ngunit ngayon ay kinakalagkad niya rin siya sa gulo na ito. Xi Yong, anong ginagawa mo? Biglang tumawag ulit si Xi Hongwen. Si Xi Yun ay mahinang lumingon at ngumiti ng malungkot. Si Xi Yong ay talagang tumakas ng walang sabi-sabi, tumakas ng mabilis hanggat kaya niya. Tila naiintindihan din niya na ang taong ito na tinatawag na Yang Kai ay hindi dapat pabayaan, kaya umalis siya nang walang pakialam sa anumang bagay. Kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa kanilang antas, lahat sila ay may likas na pakiramdam ng krisis, kaya malamang na naramdaman ni Xi Yong na may mali, kaya naman siya ay kumilos nang walang ingat. Xi Yong, bumalik ka dito para sa Young Master na ito. Si Xi Hongwen ay hindi nang ahas na harapin si Yang Kai, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang paggalang kay Xi Yong. Gusto lang niyang panatilihin siya rito at humanap ng katiwasayan, kaya sumigaw siya ng malakas. Kung maglakas loob kang tumakas, isusumbong ito ng Young Master na ito sa aking ama at ipapataw sa iyo ang parusa ng pamilya. Paano siya mabibigyang pansin ni Xi Yong? Mas binilisan niya pa ang pagtakbo. Huwag mong sayangin ang lakas mo, kung gusto mong mabuhay, tumakbo ka ng mabilis, pero hindi ko alam kung makakatakas ka. Mahinang sabi ni Xi Yun. Mahinang sabi ni Xi Yun. Alam niyang mamamatay na rin siya. Kaya medyo kalmado ang ekspresyon niya habang sinasabi sa sarili, "And, hindi ko akalain na makakatakas ka, patay ka. Hahaha, hindi ko akalain na ako, Xi. Yun, kailangan pumunta sa Yellow Springs kasama ang isang hanggal na baboy na tulad mo. Nakakahiya." Sa orihinal na plano, pagkatapos gumamit ng ganoong suntok si Xi Yun, si Xi Yong dapat ang magpoprotekta sa kanya, ngunit ngayong tumakas na si Xi Yong, kahit na hindi siya patayin ni Yang Kai, hindi niya magagawa. Mabuhay mag-isa sa Liyuan Desert. Hindi niya inaasahan na aalagaan siya ni Xi Hongwen.
Saglit na natigilan si Exie Hongwen, pagkatapos ay agad na tumingin kay Exie Yun ng masama. Ano ang tawag mo sa akin? Ang lakas ng loob mong tawagin itong si Young Master na isang tanggang baboy. Ikaw. Biglang hindi nakapagpatuloy si Exie Hongwen dahil napagtanto niyang ang pamilyang Exie, na noon pa man ay masunurin sa kanya, ay nakatingin na sa kanya ng mapanukso at sarkastikong tingin. Ang titig na iyon ay parang ang titig na ibinibigay niya kapag tumingin siya sa mga langgam na gumagapang sa lupa. Ito ay napakadiin. Sa isang bagzaw ng hangin, sumigaw si Exie Hongwen at bumagsak sa lupa, ngunit nang tumangala siya, nakita niya si Yang Kai na tahimik na nakatayo sa kanyang harapan, tulad ng isang bundok na nagpabigat sa kanyang puso. Napakainit ng Liyuan Desert, ngunit ngayon ay nakaramdam ng sobrang lamig si Exie Hongwen, na parabang nahulog siya sa isang ice cellar, nagyayalo ang kanyang kaluluwa, at hindi niya mapigilan ang panginginig. Isang malakas na dagandong ng dragon ang umalangaw-ngaw, at nanlaki ang mga mata ni Exie Hongwen nang makita niya ang isang itim na dragon na lumabas mula sa katawan ni Yang Kai, umiling-iling ang ulo nito at iginagalo ang buntot nito, pagkatapos ay humabol sa direksyon na tumakas si Exie Yong. Ilang sandali pa, narinig na ang tunog ng matinding labanan at ang mga sigaw ni Exie Yong. Unti-unti, lumiliit ang paggalaw doon, at ang mga sigaw ni Exie Yong ay humihina ng hamina, sa wakas ay naglaho. Sa isang kisap mata, bumalik ang itim na dragon at sumugod sa katawan ni Yang Kai. Nang hindi man lang iniisip, alam na ni Exie Hongwen kung ano ang magiging kapalaran ni Exie Yong. Bigla siyang umiyak ng mahina, nakatingin kay Yang Kai na nagmamakaawa, ang kanyang mga labi ay nanginginig ng ilang beses, na parang gusto niyang humingi ng awa, ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang tapang ay ganap na naubos sa sandaling ito. Tiningnan ni Yang Kai si Exie Hongwen na may malamig na mga mata. Isa itong basura, lihim na hinahayaan ang mga tao na salakayin siya at masugatan siya. Dapat mong pasalamatan si Chen Tong sa pagbuhay sa iyo noong nakaraan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataong ito at nagpumilit na ligawan si kamatayan, kaya tutulungan kita. Masyadong tamad si Yang Kai na tingnan ang kasuklam-suklam na mukha ni Exie Hongwen, at sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, isang masa ng demonic flames ang bumalat sa kanya, na sinusunog siya hanggang sa abo sa isang kisap mata. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Exie Hongwen ay walang anumang iniisip na lumaban, at si Yang Kai ay talagang hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa sa lahat ng mga taon na ito. Maaring sunugin ng demonic flames ang lahat, at kahit ang kaluluwa ni Exie Hongwen ay wala, tunay na pinapatay ang kanyang kaluluwa. Tumingin si Yang Kai kay Exie Yun, medyo kawili-wili ang taong ito, alam niyang mamamatay na siya, ngunit hindi siya natakot. Nang mamatay si Exie Yong ay nagpakita lamang siya ng bakas ng pagkabigla. Hindi niya inaasahan na magagawa ni Yang Kai na patayin si Exie Yong nang hindi kumikilos ng personal. Ang ganitong uri ng lakas ay ibang-iba sa inaasahan nila.